Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan, nagkagulo sina Vanessa at Ramona sa restaurant, kaya naman hindi tuloy sila nakakuha ng sample ni Conrad para sa DNA test. Pinuntahan ni Rachel si Lena at sinabunutan ito. Inis na inis si Vanessa habang kausap si Lucas at sinasabi nito na nakaka-stress daw talaga si Ramona at nagsama pa sila ni Lena. At sinabi ni Lucas na kasalanan daw ni Vanessa dahil siya daw ang sumugod. Sinabi pa ni Lucas na you need to remember, hindi na ikaw ang Vanessa noon na nakilala ko. You need to act like Narciso. Pero sinabi ni Vanessa na alam niya daw pero hindi niya lang talaga maatim na makikita niya sina Lena, sina Ramona na gumagala-gala habang sila ay namumroblema. At sinabi ni Lucas na magbabago na daw ang lahat dahil kinabukasan ay magbibigay sila ng statement. Kaya dapat naka-beauty rest daw si Vanessa. Kinakausap ni Lena ang kanyang lolo dado sa kawalan at sinasabi nito na mula pagkabata daw tinatanong niya na ito tungkol sa kanyang mga magulang daw at ngayong may sagot na ay hindi niya matatanggap. Kung si Conrad daw ang kanyang ama, dapat ba daw niya itong patawarin? Pero sinabi niya na hindi niya matatanggap dahil si Conrad daw ang hadlang para makuha niya ang hustisya ng pagkamatay ng kanyang lolo. Sinasabi pa ni Lena na hindi niya mapapalagpas ang lahat. Ama niya man o hindi si Conrad, itutuloy niya pa rin ang plano niyang pabagsakin silang lahat. Nagbigay ng statement sina Vanessa at Lucas tungkol sa slander case na ibinabato ni Ramona at sinasabi ni Vanessa na batas na daw ang humusga at dinismiss ito dahil walang katotohanan. Sinabi pa ni Lucas na kung kukubra lang daw naman sila ng pera galing sa bulsa ng consumers, they need to be transparent at totoo daw. Hindi yung babalik na rin pa daw sila na hindi daw nila maluloko ang mga tao. Sa opisina ni Ramona ay nakikinig sila at nanonood lahat sa mga sinasabi ni Lucas at Vanessa. Nagsalita si Bechay at sinabi na nag-speech lang daw ay honor na kaagad. Napaka-advance daw mag-isip ni na Vanessa, dagdag pa ni Bechay. Sumagot si Ramona na iba na daw talaga ang social media ngayon, mulat. At nagsalita si Martina na syempre may troll farm. Sumagot naman si Ramona na ginamit na daw nila ang dismissal ng slander case para pagmukhaing tama daw sila. At sinabi ni Martina na slander case na nilakad ni Conrad. Tumingin siya kay Lena at sinabi na sorry. Sumagot si Lena na walang dapat daw ipag-sorry si Martina. Kailangan daw silang pabagsakin at konti na lang masisira na ang koneksyon ni na Conrad at ng mga Narciso. Dumating si Miguel sa kanilang bahay at binati niya si Rachel. Pero sinabi ni Rachel na aalis siya dahil may shoot siya at babalik lang din naman siya. Tinalikuran niya si Miguel at hindi na ito pinansin. Pag alis ni Rachel ay dumating naman si Lena at sinabi nito na peace offering na may dalang basket ng mga prutas. Tinanong siya ni Miguel kung nananadya ba talaga ito dahil bakit kailangan pang ipasulat ang gift certificate na galing sa kanya. At sumagot sila na kay Miguel na ang certificate na yon ay siya naman talaga ang nagbayad at pag nagregalo ka sa isang tao, kailangan naman talagang nakasulat kung saan galing at kung kanino ibibigay. Habang papunta si Rachel sa kanyang pictorial ay tinawagan siya na nakansil ang kanyang pictorial at babalik ito ng 5 p.m. Sinabi ni Lena kay Miguel na si Rachel naman talaga ang kanyang pinunta dahil alam niya kahit magulo ang kanilang high school life, inosente daw lahat si Rachel sa mga nangyayari. Kaya gusto daw ni Lena na magpaliwanag kay Rachel at nagtanong siya kay Miguel kung nasa loob ba si Rachel nang bigla siyang pumasok na hindi na napigilan ni Miguel. Pabalik si Rachel sa kanilang bahay. Si Lena ay nasa bahay pa rin nila at iniabot nito ang kanyang shirt na nakalimutan niya sa hotel. Again, subscribe!